Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa'yo ng... Kalokohan! Oh! Uy! Uy! Andito ka naman lang yung bagong tindahan mo. Ano ka ba? Ba't ka lumipat ka? Buti pumayag yung gobyerno ba kasi may buong paligid? Eh, okay lang naman daw. Basta may mga halaman ko kay Jobert eh. Bago yung pintura, pero... Ang kunat pa rin ng tinda mo, ha? Hindi makunat yan! Mamuhan! O, sige. Uy! Uy! Ha? Uy! Uy! Dito na naman yung box natin, oh! Dami na naman question, ano? Ready ka na? Siyempre! Ready ka na pala, eh! Sagutin na natin to! Ay, parang ano to, ha? Parang tambay, tunog-tambay yung pangalan. Onatsuki! Onatsuki din, eh! Tamad yan, tamad. Onatsuki Mabins. Tingnan mo, Onatsuki Mabins. Walang ginawa yung gumagano. Unat ng unat. Unat, anong ulam na? Ah, ano? No, patapos na ito, NBA. Handa mo na yung tinola dyan. Buti hindi siya na ano, yung ano yung crumbs. Crumbs. Gawagaling yung pao. Ah. Okay, ito. Bakit laging nasa dulo ang taba ng barbecue? Ayan! Ang galing ni... Oo nga, Kuya Jobert. Kasi nga, panghimagas yun eh. Oh. Kasi yung... Noon, hindi pa masyado uso tubig pagka nagbabarbecue yung mga cowboy. Oo. Talagang yung pinaka puro taba ng mga karne noon, gaganyan lang kalalaki. Yung dulo talaga, pinakamalaking taba. Dati? Kain sila ng kain. Tapos yung taba, medyo hilaw yun. Mm. Kasi iniinom nila yung langis. Dati? Talaga? Pagkakain nila, gagawin nila yung taba. Ito ba yung mga, ano ba yung mga Eskimo? Di ba yung mga Eskimo yun? Oh, yung mga Eskimo? Oo. Oh. Alam mo, baliktad doon sa malalamig, kailangan nila ng taba. Kasi sinusunog yun. Para ma, ano yung katawan nila? Oo, oh, dito subukan mong lumulok ng ganyan ang laking taba, bukas nasa ER ka na. Kumaganon ka na. Wala ka susunugin dito eh. Oo, oh, dapat pala, yun yung... Ikaw nga dapat Eskimo ka eh. Bakit? Laki ng taba. Hindi naman meron pa dito question. Question. Ganun pala yun, kaya sa dulo yung taba. Oo, kaya yung camel, pag pwede mabuhay sa ano yan. Ang akala ko, kasi pagkain ka ng kain ng karne, ma-high blood ka, parang ganun, di ba? Hindi sila na-high blood doon. Low blood nga yung mga Eskimo eh. Yung mga Eskimo? Kumakain ng ganyan kalaking karne yun. Ito, malaking tanong. Doon sa, ano ba, sa bahay ng mga Eskimo sa igloo, may aircon sila? Yung iba? Ah, medyo nag-ano rin sila. Nainitan na yun doon. Pinakamainit sa kanila, negative 30. Paano nakagalaw pa? Pinapawisan pa yun. Ano? Di pag bumahing na yun, anong pag... Yellow. Yeah. Pag nabahingan ka, anong bulag ka? Para karayom yung hatsing... Charay naman! Pagkagat naman sa alas, naputol sa pito. Kaya pag nakapak ng pako yung panganay, yung bunso yung umaaray. Oo nga. Ray! Okay. Parang ganito, Ray! Ito, kay Jobert, galing to kay Gerald Colado Dagan. Ito, ang ganda nito kay Jobert. Bawal bang maglagay ng breakfast at dinner sa lunchbox? Ayan, kay Jobert. Hindi kasi, alam mo, dito sa ibang bansa, lunchbox, lunch lang talaga nilalagay dyan. Nauso lang yan dito sa Pilipinas. Mm. Kasi nga, di ba masyado nagmamadali. Maleta nga, dati yan eh. Maleta yung nilalagyan nila ng pagkain. Yung mga Pilipino kasi, yung mga Amerikano, pag lunchbox, ang kinakain lang namin yan, tinapay. Tinapay, saging. Diba? Oo. Pilipino, ang takaw minsan natin eh. Oo. Kasi sabi ng lunchbox, saan lalagay ko rito? Oo. Maleta yan. Isang kaldero kanin. Kaldero nilalagay? Isang piling na saging. Piling na saging? Sa sardinas. Estrelladong manok. May lutoong pangain eh. Ano buffet? Para buffet naman yun. Lunchbox talaga. Pero dapat yun, buffet box. Buffet, sa Amerika, buffet lunchbox box yun. Oh. Sa Pilipinas, naging buffet box. Ah. Lahat na. Eh, kaya ano? Pag kumakain sila sa building dati sa Amerika, ginaganon lang yun sa... Kunyari ito yung bakal, di ba? Oh, 20 story. Oh. Pag bukas, kain na yun doon. Nakaganon pa nga yung paa sa building, di ba? Oh. Yung mga Pilipino, hindi oh. Pwede. Pag bukas nila noon, mas mabigat yung saba. Ay! May tanong ako kay Jobert. Ito tungkol na rin sa trabaho. Yung mga ano, yung mga nasa crane, di ba? Oh. Yung mga operator ng crane,
Paano pag naihi sila, bababa na naman sila? May ano ba yung... Hindi, may ano yan, may dala silang lalagyan ng mineral water. So tapos? Doon na, naka-tape. Sige na nga, ano na tayo, okay na? Naka-tape talaga? Oo. Yung anong naka-tape? Yung upuan, tsaka yung mineral water. Mga ganun. Doon na sila na... Wow. Ang question na to ay galing kay JV Miranda. JV Miranda, ilan ang magagawang toothpick sa isang puno? Ang ganda ng itong pinaka last question. Yan, ang talagang, pinaka estimate na pinaka maraming toothpick na nagawa ang isang puno ay nung bumagyo sa bansang Kuala Lumpur. Kuala Lumpur? Laki ng puno. Oh. Nung naputol yung puno ay nakagawa sila ng 600 million boxes. Boxes ng toothpick. Gaganyan pa kalalaki yun, ha? Oo. Hindi kasi sa mga pagitan ng ibig. Hanggang dito lang. Ah, ganun pa yung dati? Pa-forma lang. Parang lollipop, sinlaki ng lollipop yung sa anong lollipop. Oh. Tapos ngayon, dahil siyempre environment-friendly tayo, ang isang puno, hindi mo na pwedeng putulin para gawin toothpick lang. So, ang ginawa nila sa China, pag gumagamit sila ng toothpick, dahil gabaw, may tinga yun, babaw nila sa lupa, didiligan. Yun na yung nagiging puno? Yun na. Ang lupit naman, no? Kaya dyan, sa China ganang ginagawa? Oo, ngayon, kaya ang dahil nilang puno ron. Kuha ng dumi, baon. Kasi may fertilizer na. Ginagawin lang nila, mineral water. ano talaga dito? Meron sila, obligado sila maglagay ng mineral water kasi minsan malaki sila kumain. Oo. Ay, kaya pala. Tapos puno. Tatlong araw lang yun. Mayroon ganun yun. May ganun yun na. May ganyan puno na. Puno ba ng ano yung gamit nila? Puno ng... Puno ng ano, strawberry. Strawberry? Strawberry yung ginagamit nilang pang toothpick? Yan ang pinakamabilis pong tumubo. Ah, di sa bagay lang nagkakaroon ng... Hindi, malamig sa China eh. Ah, dun din. Nag-export din tayo. Oo. Okay, ang galing mo pala talaga. Hala! Wala na! Wala na naman! Pero, Kuya Jobert, paano makakapagtanong ang mga kumpare natin? Ano ka ba naman, Pinong? I-like mo lang yung Facebook page ng Cinemo, tapos makakita kayo ng parang ganitong post. Tapos, i-comment ninyo yung mga tanong ninyo doon at sasagutin namin. Ayos, bre! Tandaan ninyo, kahit anong tanong pa yan, kayang-kaya ko yan dahil... Sagot ka ni Kuya Jobert! Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.